Subscribe, please subscribe, like, share, and comment, please. Thank you. Subscribe. Guys, kalau gising lang namin. Grabe, ang lamig dito. So nga guys, ang unang gagawin namin is pupunta kami sa taas. Yun yung garden. Yun. Pupunta kami doon para mag pero nakatulog pa yung mga kasama ko, kaya hintay pa lang natin. Tara muna, magkape na muna tayo. So guys, ito, katatapos lang namin kumain. Naghahanda na kami para pumunta na sa bukid. Ito ang kasama natin, natulog pa. Dito siya kasi hangover yata, di ko alam, hangover. So, di ko alam kung may kinuha akong short sweater. Sana meron. Ang hirap mapagwala. Wala. Wala talaga. Ito lang. Kaso ito yung susuot natin paggabi. Kaya hayaan mo na yon pa. Ang init naman kaya ito. Tara. Kailangan bang siso? Wala yata siso. Dito sa karton. Wala rin eh. Wala. Claire! Claire! May sisor mo? Wala kang sisor? Wala. Patay. Eh, ang sabi nilang trabahuin namin is maggupit sa kapatis para di magulok yung mga dahon. Wala talaga. Kaya tara, hintayin natin naman. So ito guys, papunta na kami sa garden, sa hardin. Ito yung kasama natin. So ito guys, nag-umpisa na kaming manggupit ng mga dahon, yung mga nabulok tsaka nabubulok kasi inaapektuhan yung mga bunga ng kamatis. Yung mga ginugupit namin, yung mga ito yung mga nagumpisa ng mabulok kasi naapektuhan yung mga kamatis. Kung yung mga nagblablak na kamatis, yung gaya nito, yung mga ganito guys, ito. Kung nakita nyo naman is nabulok din kasi naapektuhan ng mga dahong nabulok. Ito. At saka meron naman yung isa na kapag hindi mo ginugupitan, eh parang pininturahan. Kung nakita mo ito, parang nabulok, napinturahan lang. Ito. Yung kumpara mo dito, ito is nag-umpisa ng mabulok ito. Kaya ito yung dahilan ba't kami nagugupit. Syempre yung dahon didikit siya sa bunga ng kamatis kaya ito napektuhan.
Ganito. Sorry, it's DJ. Get some. Hello guys, ito. Konti pa yung tinapos namin kasi mas mahirap palang maggupit kaysa magbinder. 41 minutes yung dalawang bed. Bed sa English yung mga yung one ano? Yung di ko alam. Mas mahirap pala. Ito yung kaibigan ko, pagod na siya and sobrang init na. So guys, dahil 12 o'clock na, kakain muna tayo. Tayong kasama ko. Mas mahirap pala, no? Kala namin very easy, pero it's very difficult pala. Than the binder. Tutuloy namin mamaya. Hindi namin alam, bisitahin muna natin yung may-ari nito kasi nahangover siya. Hindi namin alam kung hindi pa gising or gising na, kaya tara tignan natin. Baka kailangan niya yung backup. Hindi. Uy, my cheeks. Psst. My cheeks. Nakita niyo? Yan o. Yan. Ikaw ang binibining narin ang nais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay ng kulang sa mundo. Wala ko ang cheeks. Cheeks yata yun. Paglaki manok. Baka pwede. Nakikilig to ang kasama natin eh. Wow! Oh, bago tayo bababa, titignan yung chemos. Magugugas muna tayo kasi ito. Parang pinter yung mga kamay natin kaya magugugas muna tayo. Para dagdag bong. Wow! Baba. Kumakain na pala sila. Pero yung kasama natin, tulog pa dahil lang hangover yata. Saka lang. One day na siyang natutulog. One days. Tapos kami yung kumain at nagpahinga na rin.
Ngayon, babalik tayo sa Harden para ituloy yung trabaho natin. Ito yung kasama natin. Tara! Ang hirap dito, no? Malamig pa. Wala kaming dalang sweater, kaya ayun. Kami yung parang naparusahan. Dahil nag-aani na rin sila kasi mahal yung kamatis ngayon. Pasalamat tayo, nagmahal, naging 20 pesos. Sana may balik nila yung mga gastos nila. Yun yung dasal natin. Para, ano? Para may balik yung kahit na 20,000. Ano? So ito. Tara. Para yatang, ay mukhang darating yung ulan na. Ano? Parang kwan ano? Tinanggal natin lahat yung yung dahon niya. Baka magagalit yung may-ari. Ito. Parang sinobrahan namin yung gupit. Nasobrahan yung gupit kaya alam na namin sa pala. Parang ano yun, mohok. Mohok yung ginawa namin. Ito. Shaggy. Shagit na lang ang buhok. Hindi, siya taas lang yung buhok. Alam kung ilang days kami dito sa Benguet, sa Kabayan. Ilang days tayo, pre? 40 na lang eh. Baka 3 to 5 days kasi marami yung trabaho dito. Magbabinder pa kami. Hindi pa kami nakakalahati sa gupit. Kasi meron pa sa taas eh. Mas marami doon kesa dito. Kaya kailangan namin tapusin agad. Kaya ito. Start tayo kasi parang dehado tayo dito. Konti pa yung trinabaho natin. Siya na kasi wala akong ina-upload na video kasi busy kami ngayon. Gaya ng sabi ko kanina, 3 to 5 days kami dito. And pumunta kami dito kasi wala na kaming pera para maghanap. At maghanap rin ng partner in life kasi kailangan na yun na este para may inspiration daw. So yun ang kasama ko dito. Yun lang guys, pasensya na kasi di ako nag-upload ngayon lang. Sana mag-subscribe kayo at comment din, and please do leave comments kung ano yung suggestion nyo para sa video ko. And yun lang yung sasabihin ko. Maraming salamat. Tapos na kami. Hindi pa pala tapos. Kasi hindi pa kami nakakalahati. Kasi gaya ng sabi ko, mas mahirap yung trabaho niya kaysa binder. Ang dahilan ng pagkatagalan niya is makapal yung dahon niya at saka kailangan mong hawakan yung dahon niya bago mo gupitin, kasi kapag hindi mo hawakan, may tendency na gugupitin mo yung bunga niya, mabunga pa niya man, sayang. So yun yung ginawa namin. Uwi na kami kasi masakit na yung hita namin. Ito yung kasama ko,
lalo na sa kanya, 2 times na siyang nakaramdam ng sakit ng anyong leg. Yung biglaan ng pagkasakit, kaya parang yung kidlat, yung parang boom, tsaka mo mararamdaman yung sakit biglaan. Kaya delikado na kapag pangatlo, kaya uwi na kami. Eh, ang oras pa naman is, ano yung oras? 5:54 pa naman. Yun, kaya uwi kami ito. Uwi na kami. Hirap. Ito yung sinasabi kong hindi basta-basta yung mga gardenero, kasi ginagawa nila lahat. Pero pagdating sa presyo, wala. Kasamang palad, di nila tinuloy yung garden nila, yung hardin nila. Yun, nabulok. Yung parang nadidismaya sila. So, di nila tinutuloy yung mga garden nila. Kaya yun, nabubulok yung mga bunga nila. Kaya sana naman yung presyo bigla ang tumaas para makabawi sa gastos. Yung gastos pa naman dito, aabot ng 50. Di kayo makapiniwala kasi hindi nyo naranasan yung mag-garden. Kung di kayo makapaniwala sa 50, mas mataas pa sa 50 yung inaakala kong gastos niya. Kaya sana pagdasal natin na magmahal na yung mga presyo ng mga kamatis tsaka yung mga lahat ng mga gulay na ibinibenta. Ito, salamat. Tapos ko lang maligo, este. Ang lamig. Abilisan natin. Nakatatakot maligo kasi ang lamig ng tubig. Nakagising na ito ang kasama natin. Yung hangover. Ito siya. Musta ang pakiramdam, boss? Ano? Ito siya. Kagigising na lang. Ang lamig. So, musta yung pakiramdam? Ito. Siya yung may-ari ng kamatis na kung saan tayo nagtatrabaho. Tara, tignan natin kung may... baka meron. Wala na rin. So, ito tayo guys, magluluto muna ako. And magcha-charge na rin ako. So, bye-bye sa mamaya na naman. Pupunta muna kami sa kabilang lugar sa province of Ifugao. Sa Tinok. Magpapalut daw si boss. Ito. So, tara. Kasi pagod kami. Doon siya nang over. Kaya ito. Ito siya. Kaya tara, samahan niyo kami. Matikman yung balot ng Ifugao. Yaman, Ifugao. Tara, nai. Ano, nai? Sakit. So, pupunta kami sa daan muna. Sa baba, sa kalsada, kasi mahirap yung daan sa taas. Puro rough road tsaka mahirap. Mas mahirap pa sa rough road, kaya sa baba na lang kami sasakay. Habang hinihintay namin yung motor. Mas na siya. So, tara. Magkano yung balut nila doon? Ano?
So, di niya alam din yung balot nila sa Ifugao. Kaya ito, pumunta tayo ron para tikman yung balot nila. So, ito na siya. Yeah, tara na. Para di madilim yung kan. Okay, tara. Lamig. So guys, kakarating lang namin dito sa Ifugao. Ito tayo sa Tinok. Magpapayama muna kami. Kaya tara.